silang mag, pwede na silang mag-araro o kayo magtanim ng mga mais, guys. Ayan. Pati rin ako, guys, sobrang happy kasi madidiligan na rin yung mga tanim ko dyan sa labas. Ayan. Mamaya pa ako matulog. Gusto ko magkape muna bago ako matulog. Kaya nire-relax muna ako, guys, dito. Ito yung ano, ginagawa ko pagka tapos na yung mga trabaho ko. Ibig sabihin, pag nakasara na ako ng tindahan, ganito lang ang ginagawa ko. Paupo-upo muna, magkape, gano'n. Tapos pagka-feel ko na ina-adjust na ako, ay saka na ako matutulog, guys. Kasi bukas ng maaga ay magpapatrabaho ulit ako. Kasi kanina sana, kaso merong pinuntahan yung mga nagtatrabaho dito sa extension ng aking bahay. Kaya, eto guys, bukas na naman sila pupunta, guys. Ayan. Ewan ko, pero nagadilim siya, guys. Nagadilim yung camera. Ayan, malakas na rin ang ulan. Kaya, hindi masyadong mainit, diba? Ayan, nakaka-save na naman tayo ng electricity. Kasi, diba, pagka umuulan, syempre, hindi masyadong mainit. Kapag hindi masyadong mainit, kahit hindi na tayo, kapag hindi masyadong mainit, kahit hindi na tayo gagamit ng electric fan, hindi kagaya yung kasagsagan talaga ng sobrang init, ay talagang ang laki ng consumo natin sa electricity, di ba? Guys, nung nasa ibang bansa pa ako, hindi ako makapag-upo ng ganito, guys, no? Hindi kagaya ngayon nandito ako sa Pilipinas na magtrabaho ako kung kailan ko gusto, no? O kaya kung kainin ko yung gusto kong kainin, so yun din ang pagkakaiba, no? Kung sa about sa kinikita naman, syempre, kikitain naman natin yung kinikita natin sa ibang bansa as long na masipag po tayo at madiskarte, guys, no? At higit sa lahat ay syempre hindi pa tayo talaga patamad-tamad. Ayan. Ito kasi, itong upuan ko na to, no? Ay binili ko siya nung pinadeliver ko bago ako umuwi, guys. Kaya nandito na nung dumating ako. Ginagamit ko to sa loob ng tindahan pagka gusto kong matulog o kaya magpahinga pag sa tanghali. At super comfortable naman. Comfortable ka naman kung hindi matulog dito. Kasi nagaganon mo siya, guys. Ayan. So, comfortable ka. Kung minsan, no, pagka nakaupo ako dito, hindi ko na mamalayan na dito na pala ako makakatulog, no? Kaya hindi na lang ako pupunta sa bed ko. Dire-diretso na lang ako dito hanggang dito matulog, hanggang sa magdaman. Sana marami silang makuha na pala ka. Kasi alam niyo yung mga bata kanina, kukuha daw sila ng palaka, tapos sasabihin nila sa akin na ibebenta daw nila sa akin. Kasi sinabihin ko sila na ibebenta sa akin. Kasi
Ibebenta ko rin, guys, no? O kaya, syempre, pag konti lang, uulamin. Di ba kasarap yung adobong palaka? Ayan. Alam niyo, pag umuulan, maraming mga mga libreng ulam galing sa bukid, guys, no? Diba? Yung mga exotic, diba? Yun ang tinatawag nilang exotic. Yung mga kohol, yung mga palakan, diba? Yung mga ano, ano mo tawag dun? Hindi naman siya yung kuliglig. Pero, meron kasi yung nakukuha na talaga para siyang cricket, guys, na ano, masarap yun, no? At saka marami pong iba yung nakukuha doon sa bukid, no? Lalo, may mga marami, magaganda na naman yung mga uusbong, o kaya lalago na naman yung mga kangkong, di ba? So, maraming mga nililibre dyan, guys, no? Mga isda, no? Kaya, at saka, alam niyo yung eel, yung ano, yung farm eel, kaya marami din dyan sa bukid, guys. At yan yung binibili ng mga Taiwanese, mga Chinese, mga ganun, di ba? Pero sa amin kasi ay medyo malansa, no? Kasi madugo siya. Kaso nga lang ay talagang masarap din siya, no? Masarap. Sabihin natin masarap. Kasi nga exotic food eh. Mahilig ako sa mga exotic food case, no? Mas gusto ko pa nga yung mga exotic food cases sa mga karne ng baboy, no? Gusto ko lang yung karne ng baboy pagka yung inihaw, gano'n, yung igado, adobo, gano'n. Pero yung mga sinabawan na gano'n, ay hindi ako masyado. Parang hindi ako masyado sa taba. Alam niyo, nagtitinda ako ng mga karne ng baboy, no? Pero hindi ako masyadong nagluluto. Ang nakakaba, ano lang, hindi talaga ako makaget off, guys, doon sa binili kong lechon baboy, no? Nakinain lang ng pusa, kaya parang aral na rin sa atin to, na kung bibili po tayo, ay isisinupot, o kaya itatago natin ng maayos, kasi ano lang, tinakpan ko lang doon sa may lamesa, hindi ko i-expect talaga nakakainin ng pusa. Ayun, hanggang ngayon hindi pa ako makaget off kasi yung isang kilo is 450. Half kilo lang naman yung binili ko. Pero syempre, yung 225 nakakapanghinayang, di ba? So, parang hanggang ngayon, ilang araw na, guys, pero hindi pa rin ako maka-move on doon sa lechon na kinain ng pusa. Ayan. So, kape-kape muna tayo. Paubos na rin ang kape ko, guys, no? Anyway, gusto kong magpapasalamat lagi sa inyo. So, lagi ninyong support sa akin. At least, yung kinikita ko sa YouTube ay malaking tulong sa akin. Tsaka sa anak ko. Siyempre, single mom ako. Lalo na ngayon, nandito na ako sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung ano ang pinagkamakitaan ko ngayong nandito ako sa Pilipinas, syempre sa tindahan, tapos yung ito, yung pag-upload ng mga videos, kaso nga lang, bihira lang ako kasi sobrang busy. At yung mga online, mga simpleng online muna kasi sobrang busy kasi ako dito sa tindahan. So, yun lang. Ipagpatuloy ko muna ang magkape, guys, no? Ayan, medyo huminto na yung ulan. Pabugso-bugso kasi. Ayan, lalakasan na naman ata. Ayan. Okay lang, at least, medyo marami na rin ang tubig dyan sa bukid, guys, no? Yung ilog ay punong-puno na naman ng tubig. Ayan. At syempre, sobrang saya talaga yung mga magsasaka. Ayan, medyo ingay na naman ang paligid. Kasi nga, syempre, yung mga kuliglig na ginagamit nila doon sa bukid. Ayan, tumatahol yung aso namin, guys. Pagka tumatahol yung aso namin, is, ibig sabihin, may mga taong dumaan. Diba?
mabait yung aso namin. Nakakatouch lang kasi minsan naiwan yung tatay ko yung damit niya kasi nagpalit siya doon sa kubo namin sa bundok. So yung aso, ang akala niya ay hindi pa umuwi si tatay kasi nandun pa yung tinanggal niyang damit doon sa kubo namin sa bundok, no? Nandun siya guys, yung binabantayan niya yung damit. Ang akala niya hindi pa nga umuwi si tatay. Pero nakauwi na si tatay. Hanggang sa gabi na, wala pa rin yung aso namin. Alam niyo, binalikan ni tatay doon sa bundok namin yung aso. Nandun siya guys, no, sa tabi ng damit ni tatay, binabantayan niya. Sobrang bait talaga, no. So, nakaka-touch, no, yung mga alagang aso. Kasi parents rin silang mga tao, no. Napagka inaalagaan mo sila ng maayos, ay syempre, sobrang attached sila sa atin, no, o kaya sa amo. So, ganun guys, mabait talaga itong aso namin, no. Hindi pa siya yung kagaya yung mga ibang aso na nagkakagkal ng mga basura, hindi. At saka, hindi siya basta-basta kumain, guys, na kahit iwan mo yung pagkain doon, hindi niya yan kinakain. Pero yung mga kapitbahay namin ng mga aso, naku, talagang sila talaga yung nagkakalkal ng mga basura na nakakainis ko minsan, guys, kasi tinatapon nila yung mga basura, ganun. So, dun, pero siya, yung aso namin, ay hindi niya ginagawa yun. may mga aso talaga na sobrang disiplina, di ba? May mga aso din na talaga sobrang pasoy. Ayan. So, i-end ko na ang aking vlog. Tapos na rin ang aking kape. Matutulog na ako guys. See you again sa next video. Kasi, kailangan ko na matulog. Maaga kasi ako bukas. Dahil nga, magpapatrabaho na naman tayo guys, di ba? Udlot-udlot kasi yung pagtrabaho nila kasi may mga pinupuntahan din yung mga nagtatrabaho dito. Alam niyo sa ngayon, mahirap kumuha ng mga karpintero kasi maraming nagpapaayos o kaya nagpapagawa ng bahay. Kaya, ayan, yung mga sobrang busy yung mga karpintero dito sa amin. Buti nga lang, may mga nahanapan kami talagang karpintero guys, no? Ayan. Ang bayad nila is, yung pinaka-foreman nila is 550. Tapos, yung parang helper nilang is 400. At, syempre, libre merienda, umaga, tsaka sa hapon. Tapos, meron pa silang alak. So, yun lang. Bye-bye. See you again sa next video. Thank you so much. Lagi nyo yung support sa aking channel. Bye-bye.